sinasabi ni Daddy, yung magde-deliver tayo ngayon ng ibon, no? Special delivery to kasi ano, yung pagdadala natin eh artista, ang kahabi nating artista diyan sa May Quezon City. So ito yung kasama ko sila. Magpapa-picture daw sila. Magpapa-picture daw sila at idol daw nila yun. Oo, oh, punta tayo. So ito yung dadalhin nating ibon. Pa sila. So yan sila. Pair ng Indian ringneck. Just violet saka turquoise. Turquoise. Magandang klase po ng mga Indian ringneck diyan. Turquoise. High imitation. Turquoise. Lagyan natin ng tela para hindi ma-stress habang nasa biyahe. So mamaya, makita nyo kung sino yung artista natin kahabi na kumuha nyan. So biyahe muna kami, tapos mamaya update namin kayo dahil excited na ito mga kasama ko na makita yung artista natin kahabi. So tingnan natin kung sino siya, mamaya makikilala nyo din siya. Umabot din kami ng isang oras sa biyahe. Habang nasasakyan, bonding time din namin ni baby. Habang hinahanap namin yung bahay na pagdadala natin ng ibon. Andito na kami sa pagdadala natin ng ibon. Bababa tayo. Kulit mo. Okay, ito yung deliver natin ibon. Nakpan lang natin para hindi ma-stress. Ito na yung mga ibon na natin. Tapos ka nga, may kailangan doon ng kulungan itong mga ibon. Meron pa ba tayo? Ililipat natin ang kulungan para safe natin mailipat. Ito yung cinnamon violet na lalaki. Yung isa naman yung turquoise. Babae. Cool! Baka may bukas sa bintana ito ha. Baka may bukas na. Mga bintana ako. Wala yung bintana. Wala. Wait, sarado natin ito. Hindi, nabubuksan ito eh. Nabubuksan nila yan. Ito yung ginagamit yung service door? O ito? Yan. Ito? Hindi, yung isa. Ito? Opo. Baka makawala. Baka siya mabuksan nila eh. Ilala ko na lang, ito na lang po gamitin nyo. Ah, sige. Ilala ko na lang po ito. Okay. Matatalino pa naman yung mga yan. Mm-hmm. Tapos yung tuntungan po ma'am, dapat po nandito sa taas. Mababaluktot po yung buntot nila eh. Ilipat natin, no? Sige, sige. Kung mas mapapalitan po ng kahoy, kasi alam ko September pa niya iba ililipat. Mm-hmm. Kahoy po sana. Mm-hmm. Ano po, yung bayabas or sampalok. Nice ko lang yung kulungan. Tinanggal ko yung ibang accessories na makakabulabog dun sa ibon. Tapos nilipat ko yung ibang kailangan ilipat para maging maayos yung ibon sa loob ng kulungan. Hindi siya ma-stress at hindi masira yung mga balahibo nila. Ito siya ko nakikita. O, maliit sa loob po. Lakas na tunog. Lakas! Uy, lalaki. Baka makagat ka din. Pag mamuhuli kayo ng ibon, dapat alam niyo po yung posisyon ng daliri na ilalagay niyo doon sa ulo ng ibon para hindi kayo makagat. Lalo na sa malalaking ibon katulad nito, pag nakagat kayo nito, siguradong malaki ang magiging sugat sa kamay ninyo. Kaya dapat pag dinakma niyo siya, yung posisyon ng kamay ko, yung daliri ko, na nasa ulo ng ibon, ganun po dapat.
para hindi po kayo masugatan. Sa lahat po ng uri ng ibon, ganun dapat yung paghuli. No, iipitin niyo yung panga niya sa dalawang, sa pagitan ng dalawang daliri niyo. So yan po sila. Ay, pitlan mo! Sa'yan dalawa! Ayan. Ito, nagdala po kami ng ano, sample. Yung gamit ko rin po ito. Ito po yung fertility. Yung pag-ibibrid na. Papaliwanag ko na lang po sa kanya, titik ko sa kanya yung paggamit. Ito po yun. Ito po yung general, yung maintenance vitamin. Ito po pampaligo. Anti-parasite, external parasite. Spray ah po. Ano po yan? Pwedeng gamitin lang once a month. O kaya pag breeding na, huwag nyo na pong bibigyan. Yung preconditioning lang. Kung umpisa. Tapos, ito po pang purga. Pang purga po niya. Sa bulate. Internal parasite. Ito naman tatlo na to, sa gamot. Yung case na magkasipon, magtae, o magkasakit yung ibon, ito po yung gagamitin. Yung instruction po nito, ituturo ko, may detection na lang sa kanya. Baligo na lang po. So yan po yung ano niya, yung complete package na po yan. Ipon mo dito. Ito po yung artistangan natin, kami natin. Si Darna. Si Black Darna. Si Black Darna. Ayan po siya, tumaba lang. Wala po siya kasi si Ma'am eh, kaya si ate na lang po yung pinagkatiwalaan niya mag-receive ng ibon para sa kanya. Ayan po, na-deliver na po natin. Salamat po Ma'am Katrina. Enjoy breeding po. Ito po yung previous natin, bigyan. Salamat po. Iwan ako na po. Hindi po, yung tulungan na lang sa mga ibon. Okay, na-deliver na po natin yung ibon kay Kahabi Katrina. Salamat po sa inyong support at support. God bless po sa inyong lahat.